Samantala, pupulungin bukas ni Acting Mayor Romulo Kid Peña ang mga department head para pag-usapan ng operasyon ng Makati City Hall. Kasunod po yan ang pag-upo niya sa pwesto matapos pansamantalang lisanin ng suspendidong si Mayor Junjun Binayang City Hall. May live report si Emil Sumangi. Emil. Steve, magandang hapon. Alauna, 45 ng hapon, dumating sa Makati City Hall, building number 2, si Acting Mayor Kid Peña. Sa labi ng gusali siya, Steve, nagsagawa ng press conference. Una sa kanyang talumpati, binigyan din niyang hindi siya atat sa pag-upo bilang Acting Mayor. Nagpasalamat siya kay suspended Mayor Junjun Binay sa naging pasya nito na bumaba sa pwesto. Bukod dito, pinuri rin na Steve ng Acting Mayor ang DILG sa pag-function umano nito ng maayos sa problema. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa PNP para sa pagmamentena ng peace and order. Hindi magbubukas ang City Hall ngayong araw, pero tiniyak niyang bukas na bukas, pupulungin niya ang mga department heads para talakayin ang pagbabalik operasyon ng City Hall. Magtatap na rin daw siya ng pagpupulong sa mga taxpayer at bumubuo ng business sector para talakayin kung paano mapagbubuti pa lalo ang local government faction, partikular yung pagkongolekta ng buwis at iba pa. Pero sa dulo ng talumpati ni Peña, pinasaringan muli nito si Binay at sinabing respetuhin ang batas. At kanya rin inilatag ang mga programang ilulunsad niya para sa mga taga-Makati. Samantala, si City Councilor Virgilio Hilario ang uupo bilang Vice Mayor ng siyudad. Balik kayo, Steve. Emil, kamusta naman ang operasyon ng City Hall? Ano ba yung mga naapektuhan dahil sa, siyempre, kaguluhang naganap dyan ng ilang araw? Ang nakita lang nating bukas at nagpa-function kaninang buong araw, Steve, ay itong Permits and Licensing Office na nasa paanan nitong building number 2 ng Makati City Hall. Maliban dyan sa tanggapan na yan, lahat ng mga division, lahat ng mga section, lahat ng mga unit na nasa ilalim nitong Makati City Hall ay sarado. Yung Registry of Deeds mula dyan hanggang doon sa iba't iba pang sangay at ahensya ng lokal na pamahalaan, sarado. Marami tayong nakausap kanina. Pagdating natin dyan sa area, pasado alas 10 ng umaga, hanggang mga bandang alas 3 ng hapon kanina, wala silang idinadaing kundi kung kailan daw magbubukas at manunumbalik ang operasyon ng Makati City Hall dahil pending at iwang nakapintin yung kanilang mga transaksyon sa lokal na pamahalaan, Steve. Emil, may garantiya ba itong si Acting Mayor Kid Peña dun sa mga department heads? Kasi usually, di ba, pag nagpapalit ng liderato, may mga pinapalitan, may naalis sa pwesto. May mangyayari bang pagre-reshuffle dun sa mga department heads, Emil? Hindi raw, Steve, malayo na magkaroon ng palasahan. Yan ang kanyang konkretong sagot. Pero hindi pa raw ito kagyat. Ibig sabihin, hindi ito ang prioridad ng kanyang administrasyon ngayon. Pag-aaralan muna niya kung paano nag-ooperate ng gusto at kung paano nag-ooperate araw-araw itong mga unit at mga section na kanyang isusupervise. Pero gaya ng aking nabanggit kanina, hindi ito ang kanyang prioridad sa kanyang pag-upo kanina. Wala bang loyalty check na magaganap dyan, Emil? Kasi syempre karamihan dun sa mga nakaupong department heads ngayon ay mga tauhan rin yan ni Mayor Junjun Binay. Wala siyang binabanggit tungkol doon sa pagkasagawa ng loyalty check o susuriin ba niya yung mga hepe at mga empleyado ng Makati City Hall kung ito'y para sa kanya o laban sa kanya. Basta ang kanyang prioridad daw na gagawin, Steve, magpatupad at bilusad ng mga programang lalo raw para sa kabubuti ng mga taga-Makati. Yung mga dating nakikita niyang hindi wastong pangalakad ng isang lokal na pamahalaan ay raw iaalis sa kanyang pag-upo, Steve. Alright, maraming salamat, Emil Sumangil.